Hello everyone, welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the like button. So, ang gagawin nating makeup today is itong look na to. This is a glam makeup look. Mukha bang glam? Hindi. So, ayun na nga, sana magustuhan niyo tong video na to and sana may matutunan kayo at ma-apply niyo sa sarili ninyo. So, without further ado, let's get into the video. Unang-una kong gagawin is maglalagay tayo ng cream eyeshadow sa buong eyelids natin para mas magpapa yung mga shade na ilalagay natin. Lumapit lang ako ng onte para makita nyo. For my transition color, gagamit ako nitong shade na nandito. I don't know if you can see it dahil sa ilaw. There, yan siya. Ito siya, yung shade na nandito. Color pink. And ilalagay ko lang siya sa outer part ng eyelid ko. After nung pink na ginamit natin, gagamit naman ako nitong plum color para itap siya doon sa pink. Now, maglalagay na ako ng black shade sa inner V ng aking eyes or hindi ko tayo ng clean blending brush and i-blend natin yung black na nilagay natin. So guys, reminder lang, please wag na wag kayong magsasawa or mapapagod mag-blend kasi para matanggal yung mga harsh line natin and hindi naman siya mukhang patchy tingnan like this para maging smoky siya. As you can see, sobrang pawis na ako dahil sa ilaw na gamit ko. Kasi yung fan, ayokong dalhin dito yung fan kasi nga, hindi nyo ako maririnig magsalita pag may fan. Pero sobrang init guys. For the inner part of my eyelid, gagamit ako nitong Clarisse na gold eyeshadow from Natasha. Tatap ko lang siya dun sa pinaka inner part ng ating eyelids. Eyeshadow na gagamitin ngayon. Ayaw niyo kumapit sa eyes nyo. Lalo na kung wala kayong primer or cream eyeshadow. Ang tip ko sa inyo guys is basahin nyo yung inyong eyeshadow brush. Tsaka nyo siya i-dip sa inyong eyeshadow. And then, saka natin siya i-apply. Para mas magpapa yung color na gagamitin natin. Like that. So, as you can see, mas nagpop yung color dito. Compare mo dito sa kabila. Kuha tayo ulit ng clean blending brush and i-blend natin yung mga eyeshadow na in-apply natin sa eyelids natin. And then mag-eyeliner na tayo. Later na ako magmamaskara after ng lahat. Or right now magpa-foundation na tayo. Ang gagamitin ko for my liquid foundation is itong cushion na Iope or Iope. I don't know how to read this, guys. Pero ito siya from Korea. Itong shade niya is W23. So, gagamitin ko lang yung sponge na kasama niya. Na sobrang dumi na. And, papap lang ako sa aking face.
As you can see, medyo hindi siya pantay sa skin tone ko, pero kasi mag-oxidize pa yan, guys. So, gagamit lang ako ng paddle brush na madumi na din. Kasi feeling ko hindi pantay yung pagkakalagay ko. Kasi minsan, guys, when I'm using cushion, pag ginagamit ko yung mga sponge na kasama nila, is hindi ko talaga napapantay yung pagkaka-apply sa kanya. So, talagang gumagamit ako ng paddle brush or ng kabuki brush. So, nakukulangan ako sa coverage ng cushion na, ginamit natin. Mag-apply ulit ako ng second layer. Magbe-blend na tayo ng face natin. And gagamitin ko itong favorite ko na final powder ng Nichido. So, tap lang tayo sa takip. And then, gamit ako ng fluffy brush. Lalagay ko lang siya sa T-zone area ko. Habang binibake natin yung face natin, magkikilay muna tayo. So, gamit ako nitong pencil, eyebrow pencil. Brush ko lang siya using this pulley para matanggal yung mga excess product. As you can see, hindi pantay yung kilay natin, pero hayaan niya na. Ganyan talaga yung buhay. And ngayon, itatap ko siya ng powder para ma-fill in yung mga spaces dun sa eyebrows natin. So ngayon, magmamascara na ako and mag-curl lang lashes ko. Guys, nga pala, hindi ako nakakapag, nakakapag-fake lashes kasi lagi ko nakakalimutan yung salamin sa baba. Sorry, tao lang. Pero meron ako ditong 2 types ng eyelashes. Ang fake lashes. Ito yung dalawa. This is from Divisoria. Ito yung Taiwan lashes in 216 and 217. So, hindi ko lang siya nagagamit kasi lagi ko nakakalimutan yung gunting sa baba. Eh, hindi ko naman siya pwede dalhin dito sa taas palagi o hindi ko siya pwede mistake dito sa taas. Kasi nga, ginagamit siya sa baba. So, yun. Mag-curl na tayong lashes. Tanggalin natin yung nilagay nating powder sa mukha or yung binake natin kasi baka masunog na. Charot. So, magbablush na ako ng face or ng cheeks. May contour, ang gagamitin ko is itong Tony Moly na to. Ito guys, eyeshadow talaga siya. Pero ginagamit ko siya as pang contour kasi maganda yung shade niya. Gamit yung small brush na to, lalagyan lang natin yung baba ng eyes natin, yung mga shade na nilagay natin dun sa eyelids natin. Or yung ating lower lash line. Yes, alam na. Lower lash line.
mag-highlight na tayo ng face. For my lips, guys, gagamit ako nitong NYX Matte Lip Cream. So, medyo nalightan lang ako sa shade na nilagay ko kanina. Kaya tinap ko siya ng Artistry na lipstick. Ito yung shade niya. Ayan siya. So, nilagay ko lang siya dun sa pinaka loob ng lips. And then, kinalat ko lang siya palabas para magmukha siyang ombre. Ombre ba tawag dun? Or gradient ng onte? Yan ata yun. So, I think we're done, guys. Nawala muna tayo, nakalimutan. We are done, guys. Ayusin ko lang yung buhok ko. Kahit hindi naman talaga siya totally naaayos. And the aura na tayo. So, this is our final look, guys. Sana may natutunan kayo at may apply nyo sa sarili nyo itong ginawa nating makeup. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to subscribe, hit the like button, and idamay nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So, see you on my next video, guys. Bye!